Hi guys! Welcome back again to my channel. I'm going to be calling you out to Mr. Felmark, Flores. Again guys, if you're new to our channel, make sure to subscribe, like, comment down below. So now guys, we will be having again a reaction video. And today guys, we will be reacting ulit guys and reviews guys sa programa ng JMA guys na palabas nila ay Maria, Clara at Ibarra. So episode 36 na po tayo ngayon guys. No, abangan natin ito guys, Ilyas. No, magpapakita na siya ngayong araw na to. No? Actually, kaabang-abang yung episode na to guys eh. Kasi diba nung nakaraang episode, grabe, napaka-ano yun guys, napaka-intense yung nangyari, diba? Nakita ko talaga kung gaano katapang si Clay. At the same time, nakita ko talaga kung parang out of the boundaries si Clay nung time na yun eh, diba? Pero grabe, iba din yung kanyang ano kasi eh, yung kanyang paniniwala, diba? Kaya wala tayong question dyan kasi ayun ang paniniwala niya eh. Pero para sa akin guys, out of the boundaries na siya, sumobra siya doon sa part na yun. So ngayon guys, papanoorin natin yung kanyang kasunod, di ba? Tara na. Wala nang ano, patagal na pagsasalita o intro dyan, di ba? Nasa poder siya ng mga kababaihan na kagaya niya. Nang sa gayon ay mas maprotektahan at mas maalagaan siya. Pumabayag na ako sa iyong kahilingan. Nandito na ako na pangyayahan sa iyo. Hindi mo mapagsisisihan ang iyong desisyon. Hindi mo kilala ang babae ng iyon. Hindi mo alam kung saan siya dahil o kung ano pakay mo. Ito yung alamat ng panty. Hindi na magkakataon para makilala ko siya na mabuti. Una-una para magkaroon ng siwalan ni Sir Diego na para sa lahat. Para may sulong na rin ang layunin na mapusa na pamangmangan sa ating bayan. Punto del Culo! Ako lang ang may karapatang magturo sa bayan na iyon ng tamang leksyon. Kailangan mo na maganda mga isusunod mo mamaya. Sa maging sa kababahay na ito na sa nararoon din ang ilang mga mahalig ng tao na sa din na isama para maranasan mo naman ang aking buhay. At malay mo, makahanap ka ng ibang lalaking iyong maiibigan. Hindi na po ako naghahanap. Pero kung kapag ito ay makita ang dalawang mayang marara, ang isa'y magpunyuni at ang isa naman ay pinili. Ay, masaktan ka ba? Pasensya na po, nakakahiya. Nagustuhan mo ba ang kanya ayos? Oo, napakaganda niya. Bakit mo ba parang hindi pinapahalagahan ng mga saloobin sa mga bagay-bagay? Ito yun eh, di ba? Equal rights. Ang pantay na karapatan ng lalaki at babae. Oh, Rehas. Hanggang bahay lamang ang kababaihan. Dito talaga ako guys, nang sobrahan si Clay dito. Men, no right to tell women to shut up. Nabigla lahat eh. Grabe. Sa maraming taon, pinatahimik nyo kami mga babae na parang wala kaming mga boses, parang wala kaming mga puso't kaluluwa. No. That has to stop now! Oh, inatake? Kapitan! Ano nangyari? Sandali! Tulungan niyo! Baba, dali lang! Baba! Tosilyo! Tosilyo! Ano nangyayaw na sa kanya? Patay. Baka nabulunan. Papa! 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 Papa!
Nabulunan. Grabe guys. Ito yung ano, ito yung lesson to learn. Diba? Ha? Magkukulang man tuloy. Grabe guys. Yun. Malaking tulong yun guys pag nakakita tayo ng mga taong ganun, diba, na choke ba yun? Diba? Yun yung way no na gagawin. Ito na si ano, si Bumpanot to. Teka lang po ah. Magkukulam? Eh, tinulungan mo na nga po yung kasawa nyo kahit ang dami niyang halas sa akin kanina. Ikaw! Halas! Anong klaseng ulas lang niya? Ha? Pati ako! Kinukulam ah! Diyos ko po. Ayan tayo, kumbaga kung may pagbago tayo sa lugar, para sa yung ano mo, yung pananalita mo, kakaiba talaga, yun ang pagkakakilala mo sa pagkakakilala mo sa'yo. Yun. Ang pinaniniwala lang talaga ng panahon nila guys ay yung kura paroko lang talaga yun. Kung ano yung sasabihin nila, kasi alam nila kasi yung kura lang kura ay yung may mataas na pinag-aralan. Ganun. Ano yun? Sinunog? Aba, pinaikutan. Ayan, patayin mo na yung kura paroko na yan ah. Ito na siguro yung si Elias. Aha. Ayan, sige, ganyanin mo yan. Linti ka. Si Elias nga, guys. Tapang na ito. Mapunta na sa impyerno! Ay, paniniwala din pala si Elias guys na sa kanya, di ba? Sa pa, hindi po ako away. Nakauti ako. Nalasong mo ang isip mo. Malibig na lang. Sino ka ba? Anong bahay ka? Meron kang babae ka? Putik na yan. Mahi ka. Siya ang nag-iktas ng iyong buhay, Kapitan. Konyo, Eric! Mm-hmm. Konyo ere. Konyo ere. Konyo? Ere. Sino ka? Sino ka? Sino ka ba? Sino ka? Ayan, sige, patayin mo na yan. Sige na. Grabe. So in you guys mababang uri ng tao. Hello? Ah, totoo nga talaga yung sinasabi pala nila no na si Padre Damaso talaga ay masamang tao, 'di ba, na namumulyat siya ng kababaihan. Totoo pala talaga yun, guys. Grabe no. Isa talagang ano to si Padre Damaso talaga guys niya. Ibindisyonan kita! Ng mga inyo ang inabi mo! Ano ba? Basta yan! Naway makikita! Ng iyong mga luha! Kung walang tinit!
Grabe, girt na girt talaga si Ilyas, guys. Oh, grabe siya. Yung ikaw na yung tumulong, tapos ikaw pa yung masama. Di ba? Mahirap din magkusang loob eh, kung ganyan din naman yung klaseng taong tutulungan mo, di ba? Galit na galit si Elias. Grabe. So, sa panahon pala din nila, guys, si Elias din pala ay may ibang paniniwala. Kung pareho silang paniniwala, parang pareho silang paniniwala ng Clara. Di ba? Pero ba sa Bakal? Malagura! Yeah! Tugin na, diretso mo na. Sa bagay, baka sa panahon kasi nila, pag ikay kumitil ng buhay, talagang kulong or bitay ata sa panahon nila. Bitay ba? Ganon, ganon kalupit sa panahon nila, guys. Kaya pasalamat tayo nga nandito tayo sa generasyon natin ngayon. Aalis ako! Aalis ako! Aalis ako! Aalis ako! Oh, ano ka nang babalik dito? Ano kayang connection ni Elias saka ano kayang role ni Elias dito, guys, sa kay ano, sa part ni Clay, di ba? At ano naman ang role ni Clay para sa buhay ni Elias? Di ba? Question din 'yan, guys. Eh, buhay pa pala si Cura paro kung balot na Pinoy. Mahirap talaga, Clay, kasi syempre nasa panahon kanila eh. Sa panahon kanila, hindi sa new generation. Oo, tsaka lalaki yun eh. 'Di ba? Kasalanan ko ba? Oo. Sobra ka eh. Pagpupulong kasi yun ng mga lalaki, 'di ba, sa panahon kasi nila. Isa sa inyo. Walang kayang tumayo sa sarili niyong mga paa. Ayan, yan kasi yung paninindigan niya eh. Kasalanan ko? Na hindi ko matiis na inaapak-apaka tayo ng mga lalaki. May point naman siya doon, pero sa panahon kasi nila talaga. Iba. Kung ikaw may maging kakampi natin, hindi maging kalaban. Kakampi. Kaisa ba talaga? Bakit kanina hindi ko naramdaman na may kakampi ako? Bakit kanina pagiramdam ko mag-isa lang ako? Kaya siguro, guys, na sumibol yung Gabriela. Diba? Karapatan ng mga kababaihan. Baka
mukha nga po malapag pa sila nung nadapa ako eh. Hindi naman nabago sa akin yun. Hindi nabago sa akin. Minamaliit ko ng mga tao. Pero hanggat kaya ko, pinaglalaban ko yung sarili ko kasi ayaw akong kastana eh. At alam mo kung saan pa ako hindi sanay? Sa taong nagsasabing kaibigan ko raw siya. Pero pag inaapi niya ako ng lahat, tumayo at nanahimik na lang. Grabe, ibig sabihin kasalanan pa ni Maria Clara. Siguro guys may mababago din siguro kay Maria Clara dito guys no. Pero hindi wag tayo masyadong advance kasi syempre panahon nila yun eh. Ah, Rehas na Bakal, di ba? Rehas! Nakapalimot sa akin dito. Grabe. Sa akin, sa'yo! Hindi pa nila alam yun, guys. Kasi syempre, panahon nila yun eh. Di ba? Kumbaga, ang nakikita ko lang dito yung si Clay. Kasi talaga, yung pinagdadaanan talaga. At hahayaan mong ikon. At alam mo, pinakamasakit. Kayong mga babae rito. Kayo mismo ang magkukulong pinagkakalit sa isa't isa. Ang halaga at kapangyarihan. Baka si Tara Clay, hindi rin ako. May point si Clay, but sa panahon si talaga nila iba eh. Iba talaga, di ba? Baka malay natin, di ba? Mamulat din si Maria Clara. Di ba sa mga sinasabi ni Clay? Vino. Ah, inumin pala yun. Marami talagang galit kay Doña Victorina, guys. Totoo lang. Kasi sabi nila daw talaga, mayabang, elegante, pero wala namang pera. Matapobre. May pera pala siya, pero matapobre. Kukura. Kaya advance si si Crisostomo Ibarra mag-isip kasi 'di ba nag-aral siya guys international. 'Di ba? Abroad nag-aral siya kaya nakita niya yung pamumuhay sa mga western countries. Mahal ko ang aking mag-ina. Ngayon,
Malawak ang inyong pagmamahal at pag-unawa. Sana ipatunayan niyo ito sa pagbibigay ng suporta sa pagpasok ng mga kababaihan sa aking eskwela. Tapos na ang gabi ito. Ba, parang na-insulto si Kapitan Basilio doon ah. Buti naman. Kinikilabutan ako dun. Akala ko walang susuporta guys. Galing. Galing galing. Tumitingin din sila guys no sa buhay ng tao, diba? Gusto din lang i-lift up yung mga nasa baba. Galing. Ano ba yan, Fidel? Wala namang sindi yung iyong sigarilyo eh. Demonyo kagid. Kulang na lang magbulalas ng wikang Espanyol na mali-mali naman. Ano-ano ang pinagsasabi at ginagawa? Alam mo, ang mabuting solusyon yata para matanggal ang bahid ng demonyo sa kanyang kaluwa ay gawin niya bandera. Putik na yan. Matapobo talaga to eh, sa imong doon niya, ano eh. Hindi naman po sinasabi Victorina. Maaaring kanuraling paggamot ang kanyang ginawa. Isang ilan na panos na India, kayang gawin yun? Saan ka ba nakakita ng babaeng magaling magpanggap na madulong ka sa mga bagay ngayon? Ano ba? Sabi mo malawak ako dahil naman yung kanyang. At ganyan bang klaseng kababaihan ang magiging produkto ng eskwela ng iyong nobyo? Oo. Eskwela ng mga mangkukulam. Ikaw, mangkukulam. Mas mangkukulam ka ba nga eh. Parang tanga ka. Sa aking palagay ay kailangan natin pagnilayan ang kanyang mga sinabi. Kaya nga. Ayan, pag-isipan nyo. Tama at niya. At naman natin kanina kung paano niya sinagip si Kapitan. Kahanga-hanga. Good, buti matalino si ano, Maria Clara. Sa buhay natin ay hindi tayo naghangad. Na magkaroon ng ganun kasi kakayahan kahit babae. Gusto na, Maria. Isabel talaga, napakontrabida talaga to eh. Hindi na ka pa natutong sumagot sa mga nakakatanda sa iyo, ha? Tumusol ka na. Kaya naman pala guys, ganun na lang. Ano ang ginagawa?
Ano yan? Nadadarang. Nalulungkot? Nadadarang ba yan? Ah, nag-aalala. Sweet nila. Para sa iyo, dalawa ni Clay. Kapit ko, ano ba? Kasi yung pagkatapos na pagkakitin ko. Hindi ko ito'y nanasahan. Ang sweet. Napakakalmado pa rin talaga si Ibarra. Hayop. Baka gentleman eh. Yung tindig pa lang, di ba? Kumbaliktaran. Ang dalawa ay magkaiba. Pareho na makakabae. Ba't kinikilabutan ako na nilalamig na ewan at na ano, kinikilig? Parang ganun na ramdaman ko. Kinikilig ako. Ihirap ko. Bakit? Tinawag ka. Papakasal ang pag-iisa ulit. Kung isa ay nasa iba, mag-untaw ko naman ay nasa ilalim. Tama yun. Kinikilig ako sa mga... Ito ang naiyak ako. Naiyak ako, guys. Grabe, napaka-genuine yung kanyang sinasabi. Alam niyo yun. Yung napifeel ko, kinikilabutan ako, guys. Diba? Ganun. Grabe yan. Nakikita ko talaga yung napaka-gentleman ni Dinistrillo. Ito naman si ano, Maria Clara, guys. Napaka-lambing niya talagang asawa. Diba? Ganun sila, guys. Grabe. Yun. Oh, yun na nga pala talaga. Grabe.
Ayun, yun na nga yung kanilang ano guys, episode ngayon guys, 36. Grabe no, nakita natin si Elias. Nakita natin guys kung paano pinaglaban ni Clay ang karapatan ng kababaihan. Nakita din natin nga guys yung pangungulila ng isang anak, di ba? Yung pangungulila ng something. Ganun, di ba? Tapos yung si Maria Clara, di ba? Iba yung kanyang ano, iba yung kanyang iniisip ba nga, di ba? Siguro din, with the help of Mr. Ibarra, siguro magbabago din talaga yung pamumuhay ni Maria Clara, guys. No, kasi syempre, ito si Maria Clara, eh, parang gusto din niyang maging katulad kay Clyde. Diba? Grabe, ang daming lesson natin na nakuha ngayon, guys. No, ako kinikilabutan ako, mixed emotion ako, kinikilig ako na ewan. Pero grabe, I like the plot ngayong araw na to. I hope na nagustuhan nyo rin yung kanilang episode guys. So, kahit sa maraming lection talaga guys ang makukuha natin dito sa Maria Clara at Ibarra. Again guys, this is Felmark Flores guys. Nagsasabi sa inyong lahat, ang pinkamutan ay good night.